Niyo ako ngayon sa aking pupuntahan dahil meron akong dentist appointment. Pupunta kami sa orthodontics. Tama ba? Oh, basta yun na yun. Kasi guys, matagal-tagal ko nang nararamdaman yung sensitive sa aking ngipin. Dahil medyo ano siya, kapag umiinom ako ng malamig, medyo sumasakit yung mga gums ko. So hindi ko alam kung bakit. Okay, minsan hindi ko siya masyadong pinapansin kasi minsan di naman ako nababother. Pero nararamdaman ko lang siya kapag umiinom ako ng malamig ng tubig. Basta lahat ng mga malamig na pagkain o inumin, yun, doon ako nakakaramdam. Pero medyo tumagal ito kasi pag hindi naman ako umiinom ng mga malalamig, hindi ko naman siya naramdaman. Pero narealize ko na hindi ko pala ipag sa walang bahala. Ayun. Kailangan magpa-appointment ako para matingnan ko kung ano yung dapat kong gawin. Okay? So, ngayon guys, samahan nyo ako. Okay? Naka-ready na ako ngayon at samahan nyo na lang ako. Kasama ko yung aking partner at siya yung driver ko muna ngayon. Okay? Pagdating sa mga ganito, mga doktor-doktor, kailangan kasama ko siya. Dahil siya ang maraming alam kaysa akin. So, tara guys, samahan nyo ako ngayon. Okay? So, ayun guys, on the way na kami sa ating dentist appointment. At itong aking kasama, hello! Say hi, Habi. Say hi. Kanina na pa ako inaasar habang nagda-drive siya kasi yung aking microphone ay hindi siya gumana. So, sabi niya hindi na raw ako makablog. So, tinatawanan niya ako. Sabi ko maraming paraan, akala mo ha. Sabi ko sa kanya, sige, kasi nasira na, bilhan mo ulit ako para magagawa ulit ako ng vlog ko ulit. Asar siya, nang-asar. Trip yata niya ngayong mga asar. So, mukhang mabait ang kanyang mood. Ayun. So, see you guys. See you later. Okay? So yun guys, tapos na ako sa BP ko. So waiting for my doctor. Tapos na rin ako ma-x-ray. Tunuhaan din ako ng BP. So, ayan. Okay. Ganda ng room nila rito. Andito lahat. Ito yung x-ray ko. Yung ating assistant, ayan, nandyan sa tabi ko. Yun guys, galing na kami sa dentist kaso nag-advise sa amin na kailangan daw ay deep cleaning. Pero ayun na nga, mayroong binigay na option kasi wala akong insurance sa aking dentist. So, binigyan kami ng option kung pwede sa kanila daw o doon sa primary dentist ko. So, hindi pa namin ginawa. Mag-decide kami mamaya pag-uwi namin sa bahay. Kasi medyo mahal nga kapag wala kang dentist.
Ayun guys, nandito na rin, nakauwi na rin kami at tapos na yung aming appointment. Hindi ako natuloy, kumbaga tiningnan lang yung aking ngipin in x-ray nila kung ano yung problema sa ngipin ko. So wala naman silang nakita major problem doon. Ang advice lang sa akin ng dentist na kailangan daw magpa-deep cleaning ako kasi talagang ano nga, sensitivity lang daw talaga. Pero ang sabi nga niya, pagkatapos daw ma-deep cleaning, kung ganun pa rin daw, hindi pa rin daw matanggal yung sensitivity sa aking gums, ang advice niya, gawan daw ng paraan. Pero hindi ko alam kung anong paraan, hindi pa naman sinabi. Basta ngayon binigyan lang kami ng quotation, in-advisean kami, na pumunta kami at tumingin kami sa ibang dentist kasi nga kapag wala ka talaga insurance dito guys, napakamahal. Kung ikumpara mo lang sa Pilipinas, okay lang, medyo magaan-gaan lang. Dito pag wala kang insurance, talagang malaki ang babayaran mo. Meron naman kaming mga health insurance pero pagdating sa dentist insurance, wala kami nun. Ewan ko ba, hindi lang namin naisip. Pero okay lang din kasi hindi naman ito madalas. Hindi katulad ang health insurance kapag magkasakit ka, talagang need natin. So, yun lang guys ang masasabi ko rin. Kayo, pagdating din sa problema sa ngipin guys, advice ko rin sa inyo, huwag nyo rin ipag sa walang bahala, okay? Kasi number one, ang ngipin natin talaga ang importante dahil ang ngipin natin napaka-sensitive eh. Kunting ano mo lang, kapag may sumakit yan, pakiramdam mo, sasakit din yung buong ulo mo, buong katawan mo, parang lahat-lahat na, apektado na lahat. So sa akin naman, hindi pa naman talaga dumating sa puntong ganon. Kumbaga, ano lang, sa akin kapag umiinom ako ng malamig, na tubig, o any kinds of food na malamig, ice cream, nako, ayan, nakakaramdam ako ng parang nanggigigil ako. Kasi parang umaano talaga siya, parang tumutusok doon sa loob, yung ganon. Pero kapag wala namang lamig, okay naman siya. Nakakalimutan ko lahat na may problema pala yung ano ko, yung gums ko. So, yun lang guys ang masasabi ko sa inyo na sana kayo rin ganun din ang gawin nyo. Kumbaga, ayaw ko rin ma-experience nyo yung mga na-experience ko. Kaya sinishare ko to sa inyo dahil talagang napaka-importante sa atin yung alagaan ng ating ngipin. Okay? So, ang masasabi ko lang sa inyo guys, ngayon pa lang, mag-umpisa na rin kayo, magpatingin lagi sa dentist every twice a year. Yun, kailangan talaga magkaroon tayo ng cleaning. Magkaroon tayo ng cleaning every 6 months. Yun talaga yung advice, okay? So, yun lang guys ang masasabi ko sa inyo guys. Next time, may appointment na pala ako guys. I think second week ng ano ng September. So may appointment na ako sa kanila. So magkita-kita na lang ulit tayo guys. I-share ko rin sa inyo, okay? Dahil nakakatuwa yung mga nakikita kong mga equipment dito. Yun yung mga hindi ko masyadong makikita rin sa atin sa Pinas. Pero yun lang ang masasabi ko. So sana guys nag-enjoy kayo sa video ko na to. Thank you sa pagsama niyo sa akin. At thank you rin po sa inyo sa walang sawang pagsuporta po sa aking mga video. At yung mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and like sa channel ko, okay? Maraming salamat po sa inyo at mabuhay!